Bababa ang singil sa kuryente ng Meralco sa Hulyo dahil sa natapyasang distribution charge. Posible rin daw na magkaroon ng bawas singil ngayong buwan dahil sa mas mababang generation charge. May report si Julio Segovia. Walong sentimo kada kilowatt hour. Yan ang average reduction sa distribution charge ng lahat ng Meralco customers simula Hulyo hanggang Hunyo ng susunod na taon. Mas malaki-laki naman ang bawas singil sa mga residential customer. Naglalaro sa pagitan ng 14 centavos hanggang 17 centavos kada kilowatt hour. Ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan, 34 pesos ang bawas sa distribution charge. 51 pesos naman ang matatapyas kung 300 kilowatt hour ang konsumo sa kuryente. Dahil maganda yung economic condition natin, mababa yung CPI na ginamit pang adjust, mababa tuloy ang naging singil kumpara doon sa nung nakaraang taon. At may isa pang nakaambang magandang balita. Bagaman hindi pa pinalangkwenta, posibleng may bawas singil din sa generation charge ang Meralco ngayong Hunyo. There is a possibility of a downward adjustment, but of course that will also depend on the final figures once we get it. Hindi pa rin dapat magdiwang ang mga consumer dahil nakabitin pa rin ang taas singil noong Disyembre at Enero. Umiiral pa ang TRO sa all-time high power rate hike na 4 pesos and 15 centavos noong Disyembre, habang nakabinbi naman sa ARC ang petisyon ng Meralco na mabawi na ang 65 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil noong Enero. Pero sabi ng ERC, burado na ang higit 4 na pisong taas singil noong Disyembre. Sakaling alisin ng TRO, 27 centavos na lang daw ang magiging dagdag singil base sa kwenta ng komisyon. Ang mga customer namang nagbayad na ng taas singil noong Disyembre bago pang inisyong TRO, makatatanggapan ng 73 centavos na refund. Pero ang pagbawi at pagsauli ng Meralco ng pera ng customers, kailangan pang dumaan sa komisyon. Kailangan pa rin madesisyonan ng ERC kung maaari nga bang makapangulekta pa ng karagdagan ng Meralco. Julio Segovia, GMA News.